Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ang unang Sabado sa panahon ng Kwaresma. At alam po natin na ang Sabado ay ating ding pong debosyon sa mahal na Birheng Maria, Our Lady of Saturdays. Ang Sabado ay ang ating araw kung saan inaalala natin ang mahal na Birheng Maria bilang biyaya ni Jesus sa atin. Tandaan natin, noong si Kristo ay nakabayubay sa krus, ibinigay niya si Maria upang ating maging ina. Sabi niya kay Juan, "Anak, narito ang iyong ina." At kapag po nagpapakita ang mahal na Birheng Maria, isa lamang ang lagi niyang pakay, ibalik tayo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya matatandaan po ninyo, ang unang himala ni Jesus sa kasalan, sino ang nandoon? Hindi lamang ang mga alagad, ang kanyang ina. At ano yung pinaka-powerful, makapangyarihang linya ni Maria? Ano ang sabi niya sa mga alagad? Gawin ninyo ang sasabihin niya sa inyo. At ngayong Kwaresma, kasama natin si Maria. Ito rin ang sinasabi niya sa atin, gawin ninyo ang sasabihin niya sa inyo. At ano ang nais ni Maria? Ibalik tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ang Kwaresma ay tungkol sa pagbabalik loob. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, ano ang narinig po nating imbitasyon ni Jesus? Pinuntahan niya si Levi, isang makasalanang tao.
Isa lang ang sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. At mga kapatid, ngayong Kwaresma, iyan din ang pakinggan mong mabuti. Kung sa mahabang panahon, ang daming sinasabi ng mga tao sa iyo, mga salitang nakakapagpahina ng kalooban mo, mga salitang nakakasira ng moral mo, mga pagbibintang nila sa iyo, mga paninira nila sa iyo, mga kasinungalingan nila sa iyo, ngayon, isa lang ang pakinggan mo. Ang Poong Nazareno lang. At ano ang sinasabi niya ngayon sa atin? Pare-pareho tayo. Katulad ni Leving makasalanan, isa lang ang pakinggan natin ngayon. Sumunod ka sa akin. At sabi ng huling bahagi ng ating unang pagbasa, merong napakamagandang linya sa unang pagbasa natin. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Kung para sa ibang tao, imposible ka nang magbago. Kung para sa ibang tao, imposible ka nang makabawi. Kung para sa ibang tao, imposible ka nang makabangon ulit. Ano ang sabi ng Panginoon? Maniwala ka dahil ako ang may sabi nito. Ngayong Kwaresma, isuko natin sa Diyos ang lahat ng mga salitang binabato sa atin, sinasabi tungkol sa atin, mga salitang oo, may katotohanan, pero nakakasira, nakakapanghina. Sa pagkapatuloy na minsan natin, mga kapatid, ngayong Kwaresma, pare-pareho tayong makinig muli sa nag-iisang boses ng Poong Nazareno. Ang boses na nagsasabing, oo, nagkamali ka, nagkasala ka, pero kaya kitang bawiin, ayusin at iligtas pa rin. Sumunod ka sa akin. Sa tulong ng panalangin ni Maria, gawin natin ang sinasabi niya sa atin. Amen.